A kiddiecon event of Singaling Kid was held today at Vista Mall in Taguig. At syempre, hindi naman po pwede na hindi tayo sumali sa Q&A. We started like last year, no? So, pandemic na pandemic, and yan nabigyan po tayo ng TV5. At saka ng Signal, of course, kasama ng CS Studios at saka Cornerstone. Binuo natin. Ito, kahit may pandemya tayo nangyayari, ibinutay natin to para sa kaawit bahay. Dahil sa sobrang sarap at ganda ng pagtanggap naman nila sa atin, nagkaroon tayo, of course, ng Singaling. Ang una, yung tinatawag nating regular season. Pagkatapos, may after a year, of course, tuloy-tuloy ang regular season. Pero maganda dyan, nagkaroon din tayo ng yung mga celebrities. At ngayon, of course, ang inaantabayanan natin at ng buong kaawit bahay, July 16, dahil magbubukas na ang ating Singaling Kids na sobra-sobra nakakatuwa talaga. Yo, grabe talaga yung journey nyo. Congratulations sa inyong lahat. At syempre, congratulations din sa mga kaawit bahay dahil sa suporta nyo, nakarating kami dito sa point na to. So maraming salamat. Palakpakan naman natin sa sarili natin. Yan, good job kayo dyan. So yun na nga, from Singaling regular para sa mga adults to Singlebrity para sa celebrities, sa kids naman tayo. Tita kay Tita Kay Rosas, naku, idol na idol ko to. Medyo kinakabahan ako ngayon. Tita Kay! So ngayon, syempre, iba pa rin yung timpla ng show pag kids na yung pinag-uusapan natin, di ba? Iba yung pag-training nyo sa kanila, papayo ng advice, kamusta naman yung experience nyo so far with the kids? Mahilig po ba talaga kayo sa mga bata? Oo naman, oo naman. Hindi maganda yung pagkakasabi, mahilig pa kayo sa mga bata. Teka lang. Baka isipin nila love life. Hindi ba yata yun? Hindi ba na? Pero bago lang, ay, ayun si Jeannie! Hello, Jeannie! Huwag ang lalaki yung Jollibee! Baka magdaman problema, sarta. Anyways, kakaiba talaga yung experience. Kasi iba talaga ang mga bata. Aminin po natin, napakakulit, unpredictable. Pero nakakatuwa kasi ang daming talented. Grabe yung talent na from 5 to 12 years old. Napaka, ang abas na nakakapagod siya, iba rin pagod na masaya. Kasi parang kami naghahabulan sa entablado. Merong ayaw magpatik, ayaw tumigil na magsalita. Merong umiiyak, ganon. Natutuwa pa kayo? Parang medyo may konting halong galit na doon. Hindi, ito kasi eh. Pero masaya itong kids. And we're very, very blessed na magkaroon ng ganito klase show. At totoo naman yung sinasabi nyo, I really feel like it's sa Pilipinas, no? Ang dami talaga mga talented kids. Kaya nga, nag-add na rin tayo sa roster natin ng junior TikTokers din. Kasi bata pa lang, sobrang talented. Napalakpakan naman natin ang ating junior TikTokers. Napaka-cute at talented. Okay, so nakausap na natin si, syempre si Ninong Randy. Siya daw yung Ninong, yung galate. Laging, di ba, laging taking care of the kids. At si Tita Kay Rosas. Dito naman tayo sa medyo controversial nating same master. Kasi napatingin talaga si Tita Kay doon eh. Sabi niya, ayan yung may konting galit minsan. Balita ko, medyo dramatic yung mga nangyayari ngayon sa Singaling Kids. Miss Donita, kwento ka naman dyan about yung role nyo. Ano po ba yung role nyo dito ngayon sa mga kids natin? Okay, bago natin. Oh, maganda na nga ako! Yes, nakakita na nga. Hindi, ang role ko sa kanila bilang ate. Wow, ate! Ate! Oo. Pag nasa TV po ako ate, pero pag nasa bahay, kuya. So, ganun lang tayo. Pero, actually talaga, ako yung medyo pang ano na sa bata eh. Pang-ontra. Yung pag sobrang kulit ng bata, syempre, eto na. Papasok ako dyan. Tapos, sa akin nila nilalabas yung extra mga talent ng mga bata. Kung ang mga bata sa Singaling Kids, pagkantahan, wala tayong problema. Doon yung ibang may hiling kumarte, may gustong gawin sa buhay, ito yung pangarap, ito yung gusto niya paglaki niya. So, minsan doon namin nilalabas at ako yung ginagamit nila. So, yung meron niya akong, meron kayo mapapanood doon, may napaiyak akong bata. Ano? Nakakatawa. Galit na galit yung bata sa kanya. Oh, at sabi talaga sa kanya, demonyo ka, demonyo ka! Actually, oo, nabalitaan ko rin yun kasi nandun yung sa preview. Dapat tawad mo na ba si Ate Donita? O kaya? Napaka-agad
step mother. Oo, parang ganon. Yung nawala yung tatay niya, ako na rin nagpalaki sa kanya. Syempre, aaway ko siya, utusan. So, ganon. So, medyo nabigla sa akin yung bata. Pero, alam naman niya na talagang ano lang naman yun. Acting lang naman. So, sinabi na naman. Pero, medyo nadala kasi siya. Nabigla talaga siya. So, medyo naiyak. Pero, nung naiyak siya, sabi ko, pwede ka na nung mag-artista. Kasi ang galing mo umiyak. Nako, oh. Patuloy ka. Sa 40 na kayo magpaliwanag kasi... Wala naman ba? may pa-walk out pa talaga siya. Hindi lang umiyak, hindi lang nagalit. Nag-walk out talaga. Pero sobrang ganun kami pagkatapos. Close na kayo. Yes. It made your relationship grow even further. Ganyan naman talaga. Tsaka, doon mo rin nalalamdaman talaga yung ano eh, yung passion ng mga sing masters natin sa mga trainees. Gusto talaga nila maturuan lahat ng alam nila para naman they can become these talented superstars as well in the future. Okay! Thank you very much, sing masters. Dito naman tayo sa mga napaka-talented youth bosses natin. Siyempre, palapakan na natin sina Ethel, Jonna, and Morissette. Yes! Okay, so, Morissette, since ikaw yung fresh, yung bagong youth boss natin sa roster, kumusta naman yung experience mo with the kids? Ano yung role mo dito? Napakasaya po. Pero unang-una, hello po sa ating lahat dito sa Vista Malta Kids! Saan ang dito po? Nakakatuwa kasi ang galing din talaga ng mga bata, in all honesty. Pati ako, na syempre hindi din, parang bago lang din basically ako. Sa amin, parang bago din po ako sa industriya. Nakakatuwa. Hi! Nakakatuwa na makita yung mga bagong sibo na mga bata. Kaya excited na kami para i-share itong Singaling Kids po sa ating mga kaawit-bahay tsaka sa buong Singaling Nation. At saka alam mo rin na siyempre pinagdaanan mo rin lahat yan bilang isang high singer, di ba? Oh. Ayun, nandiyan na lahat ng fans ni Morissette. What's up? At siyempre kay Jonna and Ethel naman. Kayo ba nakaka-relate din kayo sa mga journeys ng mga bata na tinitrainin din sa Singaling Kids? Oo, siyempre meron din merong mga nakaka-relate kami ng mga pangasin. Ano ba yun? Wala, ikaw lang kasi wala. Bigay mo sa kami, Ethel, ako lumagay. May mga ganong contestant. Pareho kami mga na-experience before. Kaya,
Thank you guys for dropping by and watching all my videos. Hopefully, nakatulong to sa inyo. So don't forget to follow and subscribe. Larissa Garcia, hit that notification bell actually. Para naman sa ganon, ma-notify kayo sa mga susunod ko pang videos. Also, kung nakatulong sa inyo at nasiyahan naman kayo sa video ko, don't forget to send naman some pasasalamat stars dyan. So once again, this is Mami La. Do follow me on my YouTube account, Jularis1000. At sana, lagi mag-iingat. Stay safe and healthy, guys!